Hi, what's up, riders? Welcome back dito sa aming channel. Dito sa Doride DeFi Gaming, sa Doride Travel with Purpose. So, sa mga bago dito sa aming channel, don't forget to like this video, comment down below kung may mga questions kayo, and mag-subscribe kayo at click nyo yung bell button para maging updated kayo sa mga susunod natin vlogs. So, karamihan natin mga vlogs ay all about NFT, all about travel, all about cryptocurrency, and kung ano-ano. Pero more on crypto. Pero sa susunod, more on travel na yung gagawin natin, mga ipopost natin. So, okay, let's go! So, shout out kay Wyro tsaka kay Maan na nag-invest sa TerraLUNA. This TerraLUNA. So, medyo ibang technical analysis yung gagawin natin dito. All about TerraLUNA naman yung gagawin natin dito. So, saan nga ba papunta si TerraLUNA? Kung aangat pa ba siya o babagsak pa ba siya? So, okay. So, check natin si TerraLUNA. No? So, makikita nyo, riders, no? Nag-peak si TerraLUNA here noong December 27. Itong December 27, ito yung dead cat bounce ni Bitcoin. Kung titignan nyo si... kung titignan natin yung dead cat bounce ni Bitcoin... Ay, nawala na naman yun. Sorry. Kaya pala yun. So, yung dead cat bounce ni Bitcoin. So, ito si Bitcoin. Nag-peak si Bitcoin ng November 10, tapos bumagsak siya. So, ibig sabihin ng dead cat bounce, bumagsak siya, tapos, yan, bumagsak siya hanggang dito, ito, hanggang December 4. So, ibig sabihin, from November 10 hanggang December 4, nagkaroon siya ng dead cat bounce. Tapos, ito yung bounce niya. Umangat siya ng 52. So, from... Masarap na ito. Nabili kayo dito. 42. Tapos, nabenta ulit dito. Ito yung dead cat bounce. So, parang isipin nyo yung pusa. Tumalun. Pagbagsak niya, patay. Tapos, pagbagsak niya pala. Kala niya, buhay siya. Tapos, nagtatalon-talon siya. Yun. Yung pagtatalon-talon niya yung bounce na di sinasabi. Tapos, yung pala, patay na pala siya. Hanggang sa bug. Nalug-lug-lug-lug-lug-lug-lug-lug-lug na. So, ayan. Ito yung... So, dito from here, itong peak na to, ah. Itong bounce na to. Yan. Itong bounce na to, dito umangat si TerraLUNA. Yan. Dito umangat si TerraLUNA. Lakihan natin to. Baka hindi nyo nakikita. At dito umangat si TerraLUNA. Yan. Diba? Ito yung angat ni TerraLUNA. December 5. So, hanapin natin yung December 5. So, nandito. Ito yun, yung dead cat bounce. Yan, December 5. So, from here. Ito yun. Ito yung dead cat bounce ni Bitcoin. Yan, ito yung dead cat bounce ni Bitcoin. Once na sinabing dead cat bounce ni Bitcoin, si Terra sumabay dito. Ito yung nangyari to nung 2018. So 2018, nag-peak si Bitcoin tapos bumagsak. Tapos nagkaroon ng altcoin season. Nung bumagsak si Bitcoin, tapos nung umangat siya ulit, nagkaroon na ng altcoin season noon. Nagkaroon ng altcoin season. What's ang sinabi nagkaroon ng altcoin season? Yung mga altcoins, nagliparan na pataas lahat. Nagtaasan na lahat sila. But, the problem here, ang nagkaroon lang dito, nagkaroon lang ng Terra season. Si Terra lang ang nagkaroon ng season. Si Terra lang ang tumaas. Yung ibang coins, sila XRP, si AXC, si SLP, si Ethereum, si Binance, nung umangat si Bitcoin na ganoon, nung bumagsak siya, hindi naman na-break ng mga ibang coins yung all-time high nila. Ayun. Si BNB, si Cardano, hindi nila na-break yung mga all-time high nila. Si Solana naka-break ata, pero lalo to si XRP hindi. So naka-break lang si Terra, no? Si Terra tsaka si Ethereum. At tingin ko na-break ni Ethereum eh. Pero yun nga, from 4,000 to si Ethereum, ngayon nasa 2,000 na lang. So, usually, yung altcoin season, nagta-times
nagta times 5, times 10, times 100, times 500, yung mga ibang altcoins. Ganun yung nangyayari pag altcoin season. Pero dito, nagkaroon lang tayo, si ano lang, nagkaroon ng Terra season dito. So, ano na nga ba nangyari? Mangyayari? Ano na nga, balik na po na tayo dito. Ano na nga ba mangyayari kay Terra? So, right now, bumagsak nga si Terra dito. Nagkaroon tayo ng pagbagsak dito. But, nagkaroon tayo ng support dito. Yan yung blue line na to. Itong mahaba dito. So, ibig sabihin ng support, yan. Ito na yung, dito siya nag-bounce, nagkaroon na siya ng bounce dito. Yan. So, for me, based on my analysis, although I'm not a financial advisor, do not buy or sell or trade based on what I say. Okay? These are only my analysis. So, if you will buy or trade this TerraLUNA, you need to make your own due diligence, make a research, all right? So okay, so nagkaroon tayo ng bounce dito hanggang sa napapunta to. So usually na natin yung Bollinger Band, pero ang problema dito hindi ang usually kasi nagkaroon ng bounce sa Bollinger Band kapag katulad na ito, tinagos niya. Yan, tinagos niya to. Ito, katulad na ito. Itong candle na to, tinagos niya eh. Bumagsak siya dun eh. So, pwede magkaroon ng bounce na ganun. But then, ito, tinatahi niya to. Kung hindi siya magbabounce, pwede niyang tatargetin itong 20 MA na yan. Iyang linya na to, itong orange na line to. Pwede yung candle papunta dyan. At yung price na ito is nasa $61. No, $61 yan. $63, pwede ba, habang tumatagal, pababa pa yan. Pwedeng 59, pwedeng 60. So, ang kailangan gawin ni Terra, pati ng mga whales ni Terra, kung gusto nung, yung mga whales ng Terra dyan, kung gusto nilang paangatin talaga si Terra, kailangan nilang basagin itong resistance na to. Kailangan nilang basagin yung resistance na yan. Kailangan itong coin na ito yan, itong candle na to, umangat siya, tapos magkaroon ng green candle ulit. Palitan natin yung kulay. Magkaroon ng green candle ulit and another green candle here, tapos basagin niya to. Itong resistance na to naging 59,000. So kung bukas niya pabasagin, nasa 62 ang presyo. Pero kung habang tumatagal nga, bumababa yan, 63. Kung hindi niya mababasag yan, mababreak yan, ibig sabihin mababreak, why maaan kung ibig sabihin mababasag, mababreak, ibig sabihin yung candle na to kailangan mas malalagpasan niya yan. Tapos yung next day trade, mas nandito siya sa taas. Hindi siya dito sa baba. Kasi pag next day trade, dito siya sa baba, yun, medyo tagilid yun. Medyo, ang next na target nun is, eto na. Wala na kasing support dito. Wala kasing support. Wala tayong support. Lahat resistance. So, big sabihin, lahat resistance. Lahat kailangan niyang basagin. So, okay. Pag hindi niya nabasag itong linya na to, let's start nyo sa yung dilaw na ilagay natin. Pag hindi niya nabasag yung yellow line na yan, ang next target natin, pag hindi niya nabasag, ang next target is, lagyan natin ng red. Ito tayo. Ito yung Bollinger Band naman na to. Pwede pa ganyan. So, nasa 30, pag ganito galaw na ito, parang pag ganyan yun. Yan, pag ganyan ang galaw niyan. So, pwedeng bumagsak siya dito. 30-29 yan. Pwede, ganyan. Depende kung hindi niya mababasag to. Kung hindi niya mababasag itong linya na to. So, right now, ang resistance, kasi resistance, this, ito yung resistance din. Ito, napakakuna na resistance talaga. Tama, oh. Sa pull talaga rito, 59-60. So, ito. Resistance din yan. Kailangan din basagin ni TerraLUNA yan. So, pag once na hindi niya mabasag yan, pabagsak tayo dito. So, ang kailangan na galaw ni Bitcoin, for me, kailangan na galaw ni Bitcoin is mag-bounce siya ng sagad. Tumaas si Bitcoin sa 40,000, 42,000, 45,000. Once na umangat si Bitcoin sa ganun level, malaki yung possibility na umangat siya dito. Umangat itong presyo na to. So, once na nabasag yan,
once na nabasag to, ang price na ni Terra Luna. Ayan, ito kasi ng Bollinger Band na to, pababa rin to eh. Pag ganyan din yung galaw niya eh. Ayan. So, ang magiging galaw ni Terra Luna here is 80 79. Pero kung magkakaroon ka ng malaking candle doon, nasa 90. But pero medyo syempre hindi naman ganoon gumalaw ang market, hindi naman biglang aangat siya na ganoon. Medyo konting coin lang ito yung pinakamalaking galaw ni $9 yung ano pinakamalaking galaw. So pwedeng mahirapan tayong ganoon. Mahirapan si Terra Luna na magkaroon ng isang malaking candle dito. Hindi pwedeng ganoon yung galaw niya. Medyo malaking volume ang kailangan doon, lalo na nasa billion na yung ano niya. Nasa billions na yung kanyang market cap. Medyo mahirapan siya. So pwedeng ang next ang pag nabasag to, once na nabasag to ah, ang next target niya, ang ito na yung pinaka magiging next target niya, $80. So sakto dito. So another resistance here. Yan, ito. $81. Pwedeng ganun ang maging galawan niya. Kung ano ba, umangat dito, candle dito, candle dito, tapos candle ulit dito. No? So pwedeng ganun. Parang ano na to eh, oh. Mangyayari dito, V ano na to eh. Reversal, V reversal na to. Pero let's see, let's check the ito yung sa ano, ito yung sa daily. This is the daily. Ito yung nakakatakot. Wow. This is nakakatakot for Terra Luna. Yan. So nagkaroon tayo ng cross dito, crossover dito. Ang ayaw lang natin makita ngayon, ayaw natin makita this one, itong candle na to. Yung red, ay yung red line na yan. Wag na wag siya magko-cross doon. So palitan natin ng red color yan. Tapos itong yan. Wag na wag siya magko-cross diyan. Green. So wag na wag sila magko-cross. Once na nag-cross sila, napakalalim ng pupulutin ni ano ni Terra. Ito pa angat to. Ang pagpupulutan natin kay Terra nasa dito. Nasa $30. Pwedeng $24. Pwedeng $27. Yan. Pwedeng dito. Pwedeng nandito. Kung magkocross itong mga linya na to. So, paano magkocross yan? Kapag nagkaroon tayo ng red candle dito. Bukas. Bukas, no? Kaya sa mga susunod na araw. Yan. Once na nagkaroon tayo ng red candle dito, palitan natin ng kulay yan. Gawin natin dilaw. Red. Yan. Once na nagkaroon ng red candle dyan, pabagsak tayo. Babagsak pa yan hanggang dito. $30. Yan. $30 talaga. $30. So, tama yung sinabi ko sa iyo. Sa iyo, why kanina? $30. Ito yung area niya. Then, once na reach niya, pwede siya mag-bounce ulit dito. Don't worry, pwede siya ulit mag-bounce dito. Ang at short ng ganun. Depende sa maging or pwedeng mag-console. So usually ganun kasi nangyayari. Umangat na ganun, bababa yan ganun. Linisin muna natin 'to. Masyado na madumi. So usually ganun ang galaw ng market, lalo na yung ganito. Yung ganyang galawan. Yung mga ganyang galawan, super peak yan ganyan eh. Gagalaw ng ganyan, tapos magkaroon ng correction. Tapos, pwede siya mag-bounce na ganyan. Yan. So, sana, no? Let's, subukan gawa ko ng Elliot Wave. Try natin gawa ng Elliot Wave. Ito ba yung pinaka-first niya? Let's say here. One. So pag kumakaroon tayo Elliot Wave, no? Dito. Mas positive pa rin, ha? So usually, okay. So gawin natin yan. So, 1, 2, 3. So ganun usually. So usually sa Elliot Wave, consist ng 5 waves. So ito yung first wave, second wave, third wave. So usually ang third wave mas mahaba siya sa wave 1, tapos mas mataas siya sa wave 2. Ito yung wave 2. Then sa loob ng ano
sa loob ng isang wave, meron tayong tinatawag na ABC pattern. A, B, C. Tiyang galing, sapul na sapul to. So, ganun din sa pababa. Meron din tayong tinatawag na ABC pattern sa Elliot wave. So, A, so pwede siya mag-bounce dito, tapos reject, pababa ulit. So, ganun. So, dito, magkaroon siya ng ABC ulit. A, tapos B, then C. So, kailangan makompleto yan. Once nakompleto yan, boom, angat tayo ulit. So, mas mataas ang pwede niyang puntahan. And kung titingnan niyo yung time frame, ito yung time niya, yung month niya. So, pwedeng mang April onwards pwedeng tumaas pa ulit si Terra. But now, pwedeng pababa pa siya, pwedeng tumaas dito. Magulo yung charting ko, no? Ayan. Medyo nagugulo kayo. So, Elliot Wave. So, yun nga. Pwede bumaba dito, tas tataas na ganun. So, pwede, ito yung ano niya, yung galaw niya ngayon. Magagawa muna tayo ng pattern dito na ABC. So, ito na yung A natin. So, pwedeng yung B natin somewhere here. O kaya pwedeng hanggang dito lang. A, tapos B, tapos C. Bagsak na dito. Pwede mo magsak siya ulit eh. O pwede mas mababa pa. Pero hindi na mas bababa dito. Okay? So, pwedeng hanggang dyan lang yan. Ito na yung pinaka-support niya. Pwedeng bumaba pa hanggang dito sa 6. Grabe na. Ang lugmok naman nun. But then, napakalaki ng market cap ng napakalaki ng mga community nito ni Terra. So hindi naman siguro papabayaan ni Terra na ng mga investor niya na bumaba pa ulit dito. Okay, let's check na. Ito medyo matagal to. Medyo matagal tong 1-minute chart. Kung merong kasi kailangan kong balikan yung pag sa 1-minute chart kasi kailangan natin balikan yung yung mga nakaraan pa eh. This one. Tingnan natin kung may gap dito. So usually pag may gap na tayo nakita, kahit maliit na gap lang. Kung may nakita tayong maliit na gap, pwedeng yun yung babalikan ni Terra. Bababa. So maganda rito, napakalinis niya. Napakalinis ng galaw ni Terra dito. So wala siyang pwedeng balikan sa 40 pesos, sa 40 down. So nasa 50 plus na tayo ngayon. Medyo matagal to. So okay, medyo matagal to kasi nasa January pa lang tayo eh, yung nag-bottom si nasa January plus pa eh. November. So ilang buwan pa yung gagapangin natin, medyo matagal-tagal pa yun. So okay, so ganun pwedeng kung short term kayo kay Terra, pwedeng kakabahan talaga kayo. Kung sa tingin nyo bigla yung kikita agad dito, kakabahan talaga agad kayo. Pero kung for long term naman kayo, yun, yung pattern na lang na ginawa natin na Elliot Wave, pwede nyong tignan yung Elliot Wave, consists of 5 patterns yan. And sa ngayon, nasa 1 pa lang tayo. Dito sa, dito sa bull run na to. Kasi nyo yun. Tignan natin ito. Tignan natin sa daily. Ayan. This is the daily chart. Eh. Alright. No? So, ito. Sabihin natin dito galing yung chart niya. Ayan. Sabihin natin dito galing yung chart. Mukhang malinis talaga eh. No? Ito yung wave. Gawin natin ng ito. It's the wave 1. Wave 1. Yan, wave 1. So, sa loob ng wave 1, merong ABC pattern. A, B, C. Yan. C. Ganda, no? Then, sa loob, ito na yung wave 2. Ito na tayo sa wave 2. Pwedeng mas mababa pa to, no? Pwedeng mas mababa pa dun, eh. Wait lang.
Habihin natin hanggang dito siya. Ayan. 30. Nasa 30 yung target natin kanina. Eh, no? 30. Yan. 30. Yan yung wave 2. So, yung time frame niya. No? Tignan mo yung time frame niya. Napakahaba ng time frame. Ito, ang haba na ito. September to December. Tapos, ito. Ang bilis lang na ito. Usually kasi ganun yung maiksi lang ang wave 2. Eh. Then, ng wave 3. Napakataas ng wave 3. Mataas yung wave 3. So, pwedeng dito naman gagaling yung wave 3. Tapos, pwedeng pa ganun yan. Pwedeng pa ganun. December eh, no? Yan, no? Makikita nyo kung saan, saan siya magpipik. So, at makikita dito sa baba. Ito, yun nandito. Ito. Yan, yung mabang yan. Makikita nyo yung, yung date niya kung kailan siya magpipik. Di ba? Matagal pa siya. October, pwedeng, hindi, August. I don't think kung August eh. Medyo malabo ang August. Ay, siguro sabihin natin July. Pwedeng July, no? Pwede hanggang July, magpipick siya. Hindi pwedeng December din. Kasi August, usually, ano yun eh, ghost month, mababagsakan yung mga crypto dyan eh, pag ganyan, ano eh. So, pwedeng July. Yan. Sabihin natin, $200. Just in case lang. And, this wave 4, yung wave 4 medyo nakatakot. Yung wave 4 kasi medyo nakakatakot yan. Almost, napakababa niyan. Ganyan yan. Halos aabutin niya na itong, ano, aabutin niya na itong nandito. Yung pinamababa dito sa, wave 2. Pwedeng ganyan kababa yan eh. Then yung wave 5. Then the wave 5. So usually, wave 5, mas mataas yung wave 5 syempre. Yan. So, September 2023. Ganyan usually yan nangyayari. Ganyan usually galaw ng market. Ganyan usually ang Elliot wave. Kung may pattern to. Usually kasi, ang mga ganito, mga chart, no? Ayun yung sinusunod nila, yung mga pattern. Sumusunod sila sa pattern. Yung mga trader, sumusunod sa pattern yan. Tapos may mga bot trader, yung mga robot, yung mga automatic na nagtitrade, may mga pattern niya. So, ang sinusunod nila na pattern is yung chart. Yung chart mismo, ito. This chart, yan, yung chart. Yung mga indicator niyan. And yung Elliot wave is also indicator. So, pwedeng yun yung susunurin nila. So, yun, that's it. Maanwiro, huwag kayong kabahan. So, medyo bata pa kayo sa cryptocurrency, sa mundo ng cryptocurrency. Kung mag-i-invest naman kayo dito for long term, eh wala naman kayo dapat ikakaba. So, sa investment, maganda dyan sa investment, continuous ang pag-i-invest. Lagay lang ng lagay, eh kung may mga sobra kayo, ilagay nyo lang ng ilagay, dagdag lang ng dagdag. So, may mga iba nagsasabi, buy on dip. So, yung ito may iba nagsabi buy on dip, bumili dito, buy on dip, tapos may buy on dip ulit dito. Tapos akala nila ito na yung dip, yun pala nag-dip pa ulit, bumili ulit dito. Tapos akala nila ito na yung dip, yun pala babagsak pa ulit, magdi-dip pa ulit dito. Tapos akala nila yun na yung pinaka-dip, yun pala mas deeper pa. So ganun lang din, mas maganda diyan kung nakabili kayo dito, konti-konti lang, nakabili kayo dito, konti-konti lang din, bibili kayo dito, konti-konti lang din, tapos bumili kayo dito, konti-konti lang din, bumili kayo dito, konti-konti lang din. Tapos pag sama-samahin niyo yung mga binagbibili niyo diyan, kapag itong price na to umangat diyan dito, let's say bumalik siya ulit dito sa price na nako sa kayo first na nakabili, sa nakabili kayo diyan sa 80. Yan. Lahat ng nabili niyo rito, dito, tsaka dito, tsaka dito. I-multiply nyo ngayon dito. So, di ba? Panalo pa rin yung investment ninyo. No? What if tumaas pa lalong ganun? What if hanggang dito lang? Hanggang dito lang siya. Pero kailangan din alam din nyo kung kailan kayo lalabas. Kung kailan kayo lalabas, kung kailan kayo magbebenta. So, ganun. So, kung enough na ba sa inyo yung times 2, times 3, times 4, times 5, kung okay na ba sa inyo yung ganun, dapat alam nyo kung kailan kayo lalabas. So, hindi pwede yung makita nyo tumaas, hindi pa rin kayo lumabas. Nag-times 2 na, na-hit na yung goal nyo, na-hit na yung target nyo, hindi pa rin kayo lumabas, hindi pa rin kayo nagbenta. Medyo delikado na yun. So, kailangan, alam nyo pa rin yung kailan kayo lalabas. May goal kayo, gayawa kayo ng goal. So, ano? So, yun. So, that's it. Maraming salamat. Thank you for watching. Kung hanggang dito sa dulong to, umabot kayo. Don't forget to like this video, comment down below kung may mga questions kayo, and subscribe and click the bell button. Alright, so that's it. Bye-bye.